bumoto ang Korte Suprema na i-grant ang TRO, pero dapat tuparin muna ang mga kondisyon bago ito maging effective, bago makalipad si Ginang Arroyo. Ang ginawa ni Chief Justice Corona, binaliktad ang desisyon ng Korte Suprema at ginawang effective yung TRO kahit hindi pa natupad. Your Honor, condition. Please, at this juncture, I hope ang we will be permitted po, to interrupt, po, Your Honor. Ang pangatlo po just a ay... The counsel, we will let him say these are matters of his representation, how he will develop his case anyway. The records of the case will show what happened. Salamat po. Pangatlo po, ilahad namin ng November 18. May desisyon na naman ang Korte Suprema na hindi na-comply ang isang kondisyon ng TRO kaya hindi po effective ito. Pero ang ginawa ni Chief Justice Corona, binaliktad na naman po ang desisyon at sinabi niyang effective ang TRO pending the compliance of the second condition. Pangapat po, in-extend niya ang office hours ng Korte Suprema. Maagaran niyang inisyo ang TRO kahit hindi pa nagbayad ng bond, kahit hindi pa nag-submit ng SPA. Panlima po, si Chief Justice Corona fed information through Maydas Marquez that misled the public para i-distort ang desisyon. At panghuli po, panghuli, si Chief Justice Corona pinigilan ang pag-upload ng dissent ni Justice Sereno, bahagi ng kanyang pag-attempt na ma-distort ang desisyon ng Korte Suprema. Yan ba inasasaad sa record ng Korte Suprema? Yes po, there was a dissent of the... Hindi, yung sinabi ninyong lahat na yon, naka-reflect doon sa mga record ng Korte Suprema. Yes, Your Honor, we are going to present the testimonial and documentary evidence to prove this po. Okay. Salamat po. And just to end na lang po, Your Honors, these acts among others will prove in Article 7. We will show that by his acts, Chief Justice Corona betrayed public trust and he cannot therefore continue to remain in public office. So proceed. And the last sentence na lang po is na ang desisyon ni Chief Justice Corona was a conscious decision to favor former President Arroyo para makatakas siya sa mga kasong laban sa kanya. Thank you, Your Honor. That is just the brief manifestation. If Your Honor, please. With the kind permission of the Honorable Court. Yes. I knew I may be charged of discourtesy, Your Honor. No, go ahead. But I cannot in conscience tolerate this kind of